What's up, Kirby Fanatics? Welcome back to my channel. And for today's video, na andito po ako ngayon sa bahay ni Miss Mayet Balitao. Siya yung nag-post ng napakalaking tarpaulin, kamakailan lamang dito sa Facebook. At kakausapin natin siya kung paano nga ba ito nagsimula at kung bakit niya ito ginawa bilang pagsuporta sa kampanya ni Mayor Vico. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Para mas malaman nga po natin ang buong detalye, let's all watch this. Tao po! Hello po! Hi, ma'am! Hi! Kumusta? Hello po! Yeah. Siya si Miss Mayet Balitao, yung nag-post nung malaking tarpaulin ni Mayor Vico kamakailan lamang sa Facebook. So, kapapanayin natin siya ngayong araw. Ang laki nung tarpaulin na yan, so paano nag-come up yung idea na mag-print kayo ng ganyan kalaking tarpaulin, tita? Eh, magpapagawa rin lang ako, dilakihan ko na, diba? Para at least, pagkatapos nito, i-wallpaper ko. Tatabi ko na siya sa pagtulog. Saan mo ba nabasa yung ano, yung 200 pieces ng tarpaulin ni MBS? Sa ano rin yata eh? Sa Facebook sa, o Facebook. Sa Twitter? Oo, kaya sabi ko 200 lang, kulang. Pagawa na lang ako. Ah, gusto ko talaga yung pang-magazine cover. So eto na si Mayor. Ano masasabi mo kay Mayor Vico ngayon? Nandito, ayan, nanonood siya. Mayor, ayan ha, support ko, support ako sa'yo. Remember me, Ate Mayer. Magandang araw po, tita. Kumusta po kayo? Ay, okay naman. Ikaw, kumusta? Okay din naman po ako. Okay and okay. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock niyo po sa akin. Ano po palang pangalan ninyo? Or saan kayo mas kilala dito sa inyong lugar? Sa lugar namin, kilala ko as in Mayet. Ate Mayet. Ate Mayet. Yun lang. Tapos, taan na taga pala din. Okay. So, kasi last April 18, natama. So, nag-trending yung iyong picture na bit-bit na ang laki ng tarpaulin na bang matuturing yon or ano pa lang? Tarpaulin or wallpaper? Nag-trending yung ano, yung tarpaulin na picture mo with MBS. So, ikaw ba talaga yung nag-produce noon? Ako talaga. Kasi nung nanghihingi talaga ako. Ang alam ko, 200 lang ang pinagawa ni Mayor. So, nag-usap-usap kami ng mga anak ko, sabi ko, o paano gagawin natin? Wala tayong mahihingan. So, di mami, magpagawa tayo. So, yung naghanap kami ng picture, ako naghanap kasi kanya-kanya kami kung ano, ito gusto ko. O, inedit ng mga anak ko, pinaganda ng pang Time Magazine ng dating, pang H. Kung ano man yun, ganun-ganun, sabi ko. O di sige, pagawa tayo. Anong size? Hindi ko naman akalain na ganun kalaki. Ang sabi ko lang, kasing laki ko. O kasing laki ko, okay na, kasing laki ko, pero mataba. Sabi ko, saan ko ilalagay? Masyado yata napalaki. At hindi lang yon, may kapatid yon, lima ang pinagawa ko. Isang malaki at apat na medyo maliit. Kaya lang, puro may apelido namin. Kaya hindi pwede pamigay. Pang relatives lang. So, ma'am, paano nagsimula yung admiration mo kay Mayor Vico as a person? So, ano yung mga aspeto na nagustuhan mo sa pagkatao niya? Ito ba ay nung konsehal pa siya or nung mayor na siya? Paano nagsimula? Since nung kumakandidato pa lang siyang konsehal, nakita ko ano eh, simple lang eh. Hindi niya kailangan yung maraming tao, may kasama lang siya isa o dalawa. Nagbabahay-bahay pa siya. So, sabi ko, ang lakas ng loob nito. May potential to, millennial, kasi bata. Saka, syempre, as in, kumakandidato ka, inaalam mo kung ano natapos, kung ano maiaambag sa ating lipunan. Yun, nag-start na yun. Tapos, nung sumunod naman, nung kumandidato na siyang mayor. That was 2019. Yeah, 2019. Noong time na yon, sabi ko, ang lakas talaga ng loob nito. Ito lang ang pumalaban. Ibig sabihin,
parang bumangga ka ng isang pader. Pader o halige. Sabi ko, aba, iba na to. Sa akin naman kasi, bakit hindi natin subukan? So, pag hindi mo gusto, eh di wag mo na iboto sa susunod. Pero nakita ko yung ano niya, yung effort, saka yung hirap. Pag umaatin, nakaatin ako ng focus niya, ang tao, konti lang talaga. As in, sasabihin mong, matatapang lang yung taong uupo dun para makinig sa kanya. That was 2019, ano? 2019, isa ako dun. Hindi pala ako makapag-support talaga ng support kasi meron akong inaalagaang apong maliit. So ngayon, malaki na yon, pati yung apo ko, nakikimayor na rin sa kanya kahit at the age of 3, yung apo ko. May mga picture din sila. Kasi ano eh, iba yung determinasyon or lakas ng loob o kung ano man tawag doon para kumalabang ka ng napakatagal na. Kaya kahit anong sabihin nila, sinusuportahan namin si Mayor. Nung mga panahon ng pandemic, that was 2020. Mm. So, ano yung mga programa o yung mas nakapagpaboost sa'yo na ma-look up siya, na mas makita yung galing niya? Paano lumabas sa sarili mo yon? Kasi ano yun na lang ano eh, SAP, saka yung ibinibigay niyang ano ba tawag doon, pamaskong handog. First time in my ilang years ka na dito nakatira sa Pasig? 52. Ngayon lang ako nakatanggap, tuwan-tuwa ako. Pinost ko din yun eh, tuwan-tuwa ako, biro mo, sa tinagal-tagal ng panahon, kahit sabi mo kaliit, parang maalala ka na ano, ibig sabihin, kasi dati ang basihan nila, pag bato ang bahay, parang hindi kasama. Wala, hindi, So, ano gagawa ko eh, ito bahay ko, hindi naman ano, alam mang, ibig sabihin, ang saya ng feelings, tuwan-tuwa kami. Pati yung mga taga dito, tuwan-tuwa kasi. Pero mo, ngayon na kami nakatanggap talaga. Yun lang. Saka ano pa, ibig sabihin, hindi ko kinocompare ha, pero hindi mo kailangan maging member ng kung anumang asosasyon para ka makatanggap. Yun ang number one point, marami pang pogi point. Kung makakaharap mo ngayon personally si Mayor Vico, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Pwede ba namin makita yung nag-trending na tarpaulin dyan? Ma'am, anong size po nung tarpaulin na pinagawa ninyo? 3x5. Ayan. Kung makakaharap mo at makakausap personally, i-anticipate mo si Mayor Vico, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Mayor, una, pa-autograph mo na yung part ko. Hindi ko isasabit yan na walang autograph mo. Gustong-gusto ko na isabit, kaya hinahunting kita kung saan man kokos na malapit sa akin para pa-autograph ko. Saka, andito lang ako, Mayor, pa sa'yo. Always kami, pamilya ko, sinusuportahan ka namin hanggat kaya namin. Ano pa yung mga programa niya na nilulook forward mo sa kanyang second term kapag manalo siya ulit ngayon? Yung sa senior naman, di ba, nagka-problema? So, maayos na sana yon. Tapos, kasi iba mag-isip ang millennial. High-tech yan eh. Mga pabahay. So, ang gusto ko yung ibalik yung parang health card. Na yung health card na walang expiration. So, yellow card yun, di ba? Yung dati. Oo, nawala na yun. Tapos sana, edukasyon. Tapos, yung edukasyon, yung sa mga scholarship. So, babaan yung grade para lahat. Hindi naman sobrang baba kasi
para mas marae maging scholar sa kumbaga yung ceiling grade, babaan yung tapos, ceiling grade. Tapos sa mga nag-aaral yung mga ating public school students. O student katulad ng mga libre nilang ganun, dapat yung grade niya huwag naman sobrang taas. Yung mga willing talaga mag-aral kahit naman hindi sobrang taas. I-allow na natin. Ako ang daip eh. O ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa mga Pasigueño voters o sa mga butanting Pasigueño ngayong darating na halalan? Piliin nyo ang bobotohin nyo. Hindi sa sobrang dai ng publicity or sa dai na binibigay or huwag kayong masyadong maniwala sa mga mabubulaklak na salita. Aralin nyo muna kung sino yung iboboto nyo para sa bandang huli, hindi kayo magsisi. Yun lang. Thank you. Yeah.